Yet ye say, the way of the Lord is not equal. Hear now, O house of Israel, is not my way equal? Are not your ways unequal? When a righteous man turneth away from his righteousness and committeth iniquity and dieth in them, for his iniquity that he hath done shall he die. Again, when the wicked man turneth away from his wickedness that he hath committed, and doeth that which is lawful and right, he shall save his soul alive. Because he considereth and turneth away from all his transgression that he hath committed, he shall surely live, he shall not die. Yet saith the house of Israel, the way of the Lord is not equal. O house of Israel, are not my ways equal? Are not your ways unequal? Therefore I will judge you, O house of Israel, according one, every one according to his ways, saith the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall be shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God. Wherefore turn yourselves and leave ye. Okay. So, ulitin yung kanina. Wait lang ha. 18:20. Okay. Ako lang babasa. Sabi dyan, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Let's pray. Lord, na salamat po, Lord, sa inyong mga salita again. I pray na ma-encourage ang bawat isa, matuto, especially mga kabataan, at even mga adults, Panginoon, na malaman namin na napaka-importante pala ng aming ginagawa para sa aming mga kabataan, mga anak especially. I pray na kayo po ang kumilos at magturo sa amin. Pagpalain niyo po ang mga salita niyo po, Lord, ng aming service ngayong umaga at hapon. Kaya maluwalhati in Jesus' name we pray. Amen. Mga kapuna po, good morning ulit sa lahat. Title po nito is The Iniquity of the Father. The Iniquity of the Father sa Tagalog, ang mga kasalanan ng mga tatay. Okay? So, sino dito ang tatay na? Si EJ, hindi pa. Wala po ba? Taas ang kamay ng mga tatay. Kamunti lang naman kami dito eh. Okay. So, nagkakasala ba yung mga tatay? Wala isang tatay natin eh. Eh, mga anak? Lalo na. Kaya focus tayo sa mga tatay ngayon kasi ay minsan ang sabi din sa sign natin dito, no? Sa introduction. Ito po yung sabi sa, ay basa po niyo sa Colossians 3:21. Go. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Okay, so ito yung mga sinasabi ni Paul sa mga taga-Colossians. Halos ina-address niya lahat. Children, husbands, wives. Okay. Yung sabi niya po sa mga fathers, provoke not your children to anger. Sa Tagalog po, huwag niyong galitin. Huwag niyong alin provoke, hindi lang basta galitin, yung udyokan, di ba? Or parang ikaw yung magiging dahilan para sila naman ay magalit, madiscourage. So, pwede ba yan? Ganun po talaga exactly nangyayari. Ito po yung ating point ngayong umaga, hapon, umaabot tayo mamaya. Kasi po ay, yun nga, minsan source of discouragement sa bahay, yung tatay. Sabi lagi ni Pastor yan sa amin. Kaya napansin niyo yun sa ministry. Ako naman, ay siyempre, salamat ako kahit paano si daddy noon ay kahit paano kung para sa ibang tao po ay maayos naman. Pero yun nga, yun yung nakita kong pattern po no, sa mga pamilya. At kaya minsan wala kang maasahan na maayos din minsan na pamilya pag yung tatay mismo nagwala na. Pwede, kamusta Stephen? Stephen na. Ayan. Pray mo lang. Kasi yan yung mga lalaki kabataan, dyan kayo nag-umpisa, di ba?
Hindi tayo nag-uumpisa. Lahat ng tatay, tingnan mo yung... Tatay mo. Sino andito yung tatay? Ayan, tingnan mo yung tatay mo. Nasaan ba si Bud? Hindi, yun. Okay. So, pag yung tatay mo, inaasahan mo na maayos, tinitingala mo, siya yung magsasabi niya sa bahay kung ano yung maayos, di ba? Kung kayusan, siya yung lahat mag-provide para sa pamilya. Paano kung hindi mo matingnan, tapos hindi mo masabing, ito, yung tatay ko. Di ba? So, paano na yan? So, mayroon pong sagot dyan, yung maganda sa Bible, amen? Ultimately, sabihin na ako, ganun sa ako din sa statistics, wala lang yung sa harap ko yung statistics. Pero karamihan daw po ng ano, alam niyo sa US, ma-addict sila sa stats doon eh. So, ang ginagawa nila, lalo yung mga kaya nilang kuhaan ng data, parang ano. So, yung mga nakakulong daw, interviewin yan. Lahat yan, i-re-record nila, i-table nila yan, tatali nila. So, karamihan daw na nasa kulungan, ano daw yung kalagayan nila sa pamilya nila. By the way, pwede mo nang gawin yun sa mga loko-lokong ano, artista, ganyan-ganyan. Ako misang inatingitingnan ko yun eh. Sino ba itong ano? Sino ba ito? So, ang buhay po niya mga yan, hindi maayos, special yung tatay. Okay? Either iniwanan yung pamilya ng tatay o broken family. Ganyan lagi. Ang laki nung ano, kunwari, parang 6 times, inaalala ko eh, 6 times malamang sa hindi kumpara sa mga maayos ang pamilya. Yung iba rin, nagkakagulo din. Pero karamihan na pag hindi maayos yung pamilya, especially iniwanan yung pamilya, malamang 6 times, ano yung sabihin nun? So karamihan talaga ng mga nasa kulungan daw, iniwanan ng tatay. Nakukuha niyo picture? Negative muna tayo ngayon bago tayo pumunta sa positive. Ano pa? Karamihan ng yun nga, either iniwanan o minaltrato, okay? Minaltrato, ginugulpe, walang pakialam sa kanyang tatay niya, ganyan-ganyan. Ganun din, mataas yung chance na sila yung una, magbisyo, and then later, magdrugs. Ganun din yan, tinatali nila. Ba't ang dadrugs itong mga to? Masama doon, mabawati ba doon sa drugs? Pero dahil sila ay hindi na gabayan ang magulang, especially ng tatay, sila po yung nagugulo yung buhay nila. Especially, amen? Pag iwahiwalay nga itong mga bata, tugin ko itong mga ito eh. Yung mga ate kuya, pakigitnaan nyo na lang. Okay? Yan. Bago ako maging masamang tatay dito. Sa init ng ulo eh. Eh, dito na kayo. Wala yan, dyan kayo. Malamig. O, di patayin. Malamig ba? Initan nga ako eh. Tagal na natin. Hindi sa magdala kayo ng jacket eh. Okay. Ayan. So, kaya sinasabi sa ating mga tatay at magiging tatay. No, kayo, mga lalaki, kalalaki yan. So, obviously, yung babae, supportahan niyo yung mga lalaki. Pero, mga lalaki dapat maging matapang. Napansin niyo ba yung tinututukan namin lagi kayo? Nag-uusapan namin si Balong kanina eh. Kahapon. Si Bud, naku, hindi na lang nag-church yan ah. Mga paano naman yan? Maging batang ama yan. May kakilala ba kayong ganun? Batang ama? Meron kilalang ganun? Ikaw? Meron? Wala? Wala? Ito, kahit paano kasi home budget to eh. Kaso nga, nakabarkada ka rin. Sino may kasama, may kilala din ganyan? Batang ama. Yan. So, ibig sabihin, walang alam na sa buhay. Hindi nagabayan, hindi niya lang gawin sa buhay niya, nagwala. Ibig sabihin, walang direction yung buhay. Kung anong feel niya ngayon, yun ang gagawin niya. So, mangyayari, pag nagkaanak-anak yun, nagkapamilya, anong mangyayari sa pamilya niya? Anong gagawin siya mismo, hindi niya lang pinaggagawin sa buhay niya. Nandiyan? So, doon tayo mag-focus ngayon. Though, actually, bago yun, ang introduction pa rin, kasi importante ito, nabasa niya naman siguro, may false teaching na pwedeng mag-root out dito sa mga passages na binasa po natin, okay? So, paulit-ulit po dyan, sabi dyan, pag ikaw ay wicked, pero ikaw ay nag-turn, ginagamit po nila sa he shall live, yung mga ganun eh.
O ikaw naman ay hindi nagpatuloy sa iyong iniquity, o kasalanan po yung iniquity, ha? Pero, andiyan ka na naman. Sabi ko dito kayo, di ba? Yan. Nakaano tayo, eh. Yan, okay. So, i-address mo natin to. Bigyan natin ng ilang minuto, ha? So, sinong ligtas na dito? Wala. Okay, sino yung hindi paligtas dito? Ligtas ka na ba, Tapi? Ah, malungkot ka. Ikaw, Edgy. Ikaw, Kenneth. So, alam nyo na yung kaligtasan tayo dito. Hindi nagkukulang dyan, ha? Pero ang mga sinasabi po dito, parang ganun. Kailangan mag-turn. Di ba? Kailangan mong iwanan yung mga kasalanan mo, ikaw daw'y mabubuhay. So, bilisan ko na lang, ha. Ito po ay totoo naman yan. Nasa Bible yan, eh. Kung naalala nyo yung ating gospel, totoo naman yun. Ayaw ng Diyos ng kasalanan, pero dapat, paano tayo yan? Dapat hintuan natin lahat ng kasalanan natin, kasi ang tanong nga, kaya nyo ba? So, itong sinusukoy dito, kahit sa Romans 2, sinasabi doon, ikaw dapat, alisin mo yung kasalanan mo, pag-isiyan mo lahat yan, iwanan mo. Maganda naman yun. Pero, tapos kasi yun, eh. Pag inisip mo talaga, ano, papanggap ka ba sa harapan ng Diyos? Matitigil mo ba lahat yan? Yan. So, address lang natin, ha? So, ito po ay medyo generic siyang address din sa House of Israel. And pwede nating apply sa atin. So, hindi po ito kaligtasan ng kaluluwa na kumpleto. Okay? So, medyo may haging doon kasi life and death. Medyo may haging po yan sa kaligtasan ng kaluluwa, di ba? Pero, ang kulang dito, yung nga, hindi na sabi na kaya mo bang iligtas yung sarili mo, kailan mo masabi ligtas ka, and yung ibang, again, yung mga ibang terms ay malabo. So, i-apply lang natin to ngayon. Okay, kung dito yung kaligtasan ng kaluluwa, dito lang muna tayo sa bandang dito, ha? Hindi tayo sasagad doon. Okay, para maintindihan lang natin. So, balik tayo sa context dito, ang pinag-uusapan, mga tatay, saka sa mga anak. So, again, ang pag sinabi mong tatay, alam natin tatay, yung tatay mo nga. Pero, sinasabi tong tatay, yung mga pinakatatay mo pa. So, yung tatay ng tatay mo, tatay ng tatay ng tatay mo. Kasi lahat ng ginagawa ng tatay, may kinalaman or may effect na malaki sa kanyang mga anak. Okay? Bigyan ko lang yung rundown. Ha? For example, yung mga, pag nagtinupo yung tatay, yung anak niya, napapa, buti. Tapos yung anak ng anak niya, ano mangyari? Malamang sa hindi, mapapabuti rin. Babawa natin, nasa pera lang muna. Okay? Babawa lang natin. Para makasunod kayo. Kunwari yung itong tatay na to, kunwari, mga tawag kasi dun sa, yan sa generation ni daddy, ang tawag dyan, baby boomer eh. After ng gera, Second World War. So, baby boomer, sabihin, sila yung pinanganak, nagpakarami yung mga tao doon. Kasi nga, wala na, kapayapaan na. Nagparami sila, okay? Pwede first generation, yan. Pag nagtino yan, ano mangyayari? Ang dami pong yumaman after niya. Kasi nga, yung iba alam nila, yung takbo ngayon ng policy ng buong mundo. Yung ginawa nila, yung iba nga dyan, nagstay sa Pilipinas, yung iba kung saan-saan. Marami dyan, yung mga sundalo, yumaman. Kasi alam nila eh. Nung nakangkar nila yung mga bansa, alam nila ito, maganda dito, ganyan-ganyan. So, ano nangyari? So, in-establish nila yung pamilya nila, yung mga anak nila, ano nangyari? Malamang sa hindi, maayos din. Ay tanim, naturuan. Anong gagawin pag nakapag-aral yung tao? Alam niya, gagawin sa buhay niya, at least. Okay? And then, yung mga apo, ganun din. Okay? So, pagdating sa pera, syempre, May konting naipon, may napundar. Ano yung pinupundar natin? Nababaw lang muna tayo, pera lang muna. Ano yung napupundar natin para magkaroon kayong background? Ito yung nakita kong minsan pagkukulang din sa iba eh. No? Pag puro yung mga practical things, hindi nila dinidiscuss. Yung mga bata, hindi alam gagawin sa buhay. Parang hindi concrete sa kanila yung ano kaya sa atin, inaaral natin lahat. Okay? So pag may pera, ano yung mga pwede mapundar? Hindi mo nang pwedeng kainin lahat yan eh. Bahay, botante, para may titirang kayo at least, di ba? Hindi lang po bahay. Alam nyo, may ibang bahay, hindi equal sa ibang bahay. Ibang bahay, nakatirik sa kung saan lang, di ba? Yung iba, mas maganda ng konti. Iba, sobrang ganda. Okay? Nasa Bible din yan. Sabi ni Jesus,
Bata lang ano to eh. Alam niyo 'tong mga kwento to, eh. Yung mga kwento na nakikita niyo sa ano eh. Matthew 7 din pala 'yon, no. Ang sabi diyan, babasa niyo mga bata, 24 lang. Ready, go. Therefore, whosoever heedeth this sayings of mine and doeth them, I will liken him as a wise man which built his house upon a rock. Ako muna, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Kayo. And everyone that heareth this sayings of mine and doeth them not, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. So ito yung po yung parable, na sikat po to. Yung mga matalinong tao daw sa magtatayo ng bahay. Kung may ano, kung may may pera ka naman, makaka-afford ka, saan ka magtitirik ng bahay? Sa maayos na lugar. Okay? Kaya nga po yung nagplano yung kahit yung mga Amerikano dito, nagplano sila dyan ng magandang kampo. Eh, sa mga nakuha daw nila yung Baguio nga. Naalala niyo po yung kwento dyan, kaya may maganda mga place dun eh. Nakita nila safe na safe dito bago sila pasukin, malayo, tas mataas, hindi ka bagain, hindi basta-basta. Pwedeng sugurin na kahit ilang pa kayo. Hindi kayo makakapag, pagdating nyo sa taas, pagod na kayo. Kahit mga tangke nyo, hindi makakakit dun. Intindihan nyo ba? So, may magandang place sa bahay at sa case na yung kampo. Okay? Matalino ka daw, inaalam mo yon. Saan ba yung place na maganda yung, of course, yung tubo din ng alaman, of course, yung mga gutom, di ba? Ano pa? Inaisip po lahat yan. Nakikinig ba mga bata? Iniisip lahat yan. At ang makaka-take advantage sa mga gandang pagpapala ng Diyos din, mga matalino. At para sa mga matalino, tinuruan sila ng magulang nila. So, connect-connect po yan. Eh. Kaya pag wise man ka, yung, again ha, mababaw na illustration, bahay, tinayo, sa bato, yung sabi niya, sa bundok, maayos. Yung ano niya, hindi gumuguho. Ang kabalik ka lang nun, yung foolish man, eh, dito na lang tayo, kahit saan. Yan. Meron din po kahit mayaman, gusto sa tabi ng dagat, eh, meron din ganun eh. Kasi foolish nga, may pera, pero hindi nila alam, binabaha pala. Kaya po yung sa Marikina, yung ano dyan, Providence Village, napakayaman ng mga tao doon. Pero nagbumabaraw yung, kasi nga nabalitaan sa buong Pilipinas, social ka pala dyan ha, binabaha pala. Natindihan nyo ba yun? So kung wise ka, hindi ka magdatayo doon kung may pera ka na rin lang. Okay? So kung wala, ibang usapan yun. Okay? Kaya gusto ko lang sabihin, yung mga matalino, in-establish niya yung kanyang pamilya, pinupundaran niya ng maayos. Amen? And then yung kabaliktaran naman, balik tayo dun. Actually, wala pong outline ngayon. Naisip ko lang itong appropriate sa atin ngayon. No? Balik tayo sa Ezekiel. So yung ano naman, ganito daw, yun, hindi lang doon nagtapos. Pag ikaw ay matalino, godly, ipasok na rin natin yung ano, yung spiritual. Okay, doon tayo sa positive muna. Kung sa yung pupundal mo yung pamilya mo naman, sa maayos na lugar, spiritual, ganun din. Sabi natin, mahirap ka dito. May ganun talaga eh. Talagang, alam ko yan, kahit ako, may anak ako, may mga tao rin medyo challenge pagdating sa dito, di ba? Alam na yan eh. Huwag din kayo mayabang, kung matalino kayo, wala, binigay lang ng Diyos sa inyo yan. Amen? Ganun din, kung mayaman kayo, huwag niyong waldasin. Okay? Huwag kayong mayabang. Pati yan ang pag-aaral natin. So ngayon, anong dapat mong gawin kung anak ka na ng Kristiyano? Papakaloko-loko ka ba? Mayroong ganun, sabi nga sa inyo, yung, like yung example sa inyo na yung pangalanan, kasi basta, yun na yun. Anak siya ng pastor eh. Kasi may mali siyang na-pick up. Sabi kasi ng pastor na tatay niya rin, nagkamali din, sabi niya, lahat ng Kristiyano dapat mayaman eh. Eh, yun ang na-pick up niya. Eh, mali naman yun. So, in a way, tama eh. Parang ganito kanina sa kaligtasan, di ba? Dapat, pag sumigap tayo, iwanan yung kasalanan natin para maligtas tayo. Tama yung kaso kapos yun eh. Hindi mo kinonsider yung hangganan, lubusan, na ultimately, hindi mo rin pala kayang iwanan lahat ng kasalanan mo. So, sablay pa rin. So, ganun din sa kayamanan ngayon. Sa, supposedly, ang blessing ng Diyos, yan ang manifestation niyan, pera, kalusugan, di ba? So, ang inisip-isip niya ngayon, dapat pala mayaman ako, parang hindi ako mayaman.
Eh, medyo maloko din, college, hindi nakatapos. Anong gagawin niya? Nag-isip ng paraan ngayon. Okay, nag-networking and so on. Bandang huli, sira ang buhay. Hindi niya mga bata. Pero hindi ko sinabing hindi ka nakatapos ng college, wala ka ng kwenta. May paraan. May paraan yan kung sa Panginoon ka. So, yun. So, gusto ko sabihin yun sa spiritually, supposedly, lamang na siya. Pinabayaan niya. Bandang huli, ano nangyari? Hindi naging maayos yung buhay. So, ganun din naman kayo. Pasok niyo naman sa inyo naman. Mga dito, bata pa kayo, nandito na kayo sa Baptist Church na maayos na. Hindi na kayo parang kausap namin kahapon. Ang bira. Aawa ako minsan sa kasama ko eh. Pero ako na lang yun sa ano. Diba? Bago mo maligtas yung taong yon, bago pa nga lang sa introduction eh. Diba? Si Rain, may nakausap kahapon. Ako din. Yung mga iglesia ni Manalo Tiyaga, iglesia ni Soriano, may pagkakapareho eh. So, biro yung nasta kami sa usapan ng pangalan daw ng church. Wala, hindi ako makausad kasi, sabi niya eh. Hindi sa amin, nasa Bible talaga kami. Ah, ganun po ba? Nasaan po sa Bible yan? Hindi, huwag na, ayoko niyang ganyang usapan eh. Kasi sabi mo lang nasa Bible, tapos ayaw mo yung ganyang usapan. So, isipin mo, paano nangyari yon? Conflict, di ba? Kasi tinaniman yun, tinaniman. Nang kasinungalingan ni Soriano. At ito naman kay ano, iglesia ni Manalo naman. Ganun din. Ang sinasabi sa kanya, sa umikot niya, usapan niyo. Doon sa Trinity. Ang Diyos ay isa lang. Ay hindi, tatlo yan. Hindi, isa. Tatlo, isa. Magkaiba yan eh. Eh si Sir, medyo bago pa. Kaya nga, inano ko na lang yung oras namin doon. Ang instruction na rin. No? So at least natuto siya. Amen? Sumasama kasi siya. Iba, hindi. Anyway, sabihin ko na lang mabilis ha. Pag pinipiloso po kayong tatlo, isa, talaga namang hindi. Tanong, ang Diyos ba ay simpleng bagay lang siya na pwede mo bang ikahon na confined ba siya ng physical reality? Okay? Pwede bang bilangin ng Diyos? Hindi, saan nga siya nagsimula? Hindi mo nga alam eh. Ngayon, kung gusto niya maging nagkatawan tao, yun ang sinabi sa Bible, kahit mga Bible na iglesia, diba? Ni Manalo. So, bakit mo, hindi ka dapat ang paipit doon sa usapan ng tatlo o dalawa, isa, ang Diyos? Kasi ang Diyos pwedeng, ang sabi niya sa ang reveal sa ating Diyos, sa Bible, tatlo, persona. Okay? Isang Diyos, nagkakaisa. Tatlong persona. Okay? So, kaya sabi ko kay Ray, sabihin ko lang, huwag ka magpa, ano doon, sabihin mo, tanongin mo, si Kristo ba ay Diyos sa Bible? So, sinanong ko yan. Pag napatunayan sa Bible si Kristo ay Diyos, hindi ka na magkatalong isa, dalawang Diyos, tatlo. Malinaw naman na isang Diyos, pero isang tunay na Diyos lang. At yun ay tatlong persona nga, okay? So, medyo na ano ako ha, pero punta tayo na punta doon sa soul winning. Kasi nga po, yung mga kalaban ng Diyos, nililito yung mga tao. At dahil sa tatay nila, hindi na nag-isip yung tatay nila, saan ba tayo, tay? Ito talaga ang tamang religion. Hindi niya sinabi sa mga anak niya, kaya andun siya dahil nagpaloko siya sa kung sinong kultong yon, kaya siya andun dahil sa kung anong bigas, kung ano man yan. O binigyan siya ng kung ano. Amen? Amen. Tatawa kayo, alam niyo kasi, di ba? Dito rin, ha? Ha? Kinagis na, yung mga Katolik, gano'n naman. Ito na, kinagis na ko eh. Kung Muslim ka, di Muslim ka na forever. Maling-mali yung mga dahilan. Pero alam niyo yung nagkasala talaga doon? Balik tayo sa ating topic. Yung tatay. Either iniwanan yung mga anak or hindi iniwanan physically pero iniwanan spiritually. Hindi niya na iniisip na yung pipiliin niya ngayon yung mga anak-anak niya. Dama yun. Ngayon, iba naman sabihin, malaya yung anak ko eh. Parang kayo dito, di ba? Hinahayaan ko yung okay din yun. Pero ano may mas okay? Ikaw mismo yung sumama doon. Diba? Kaya ako, naisin, naitindihan ko si Pame kasi yung tatay niya, nag-aalala ganyan. Kaya isip-isip ko lang, ako, kung bira kung ako sa anak ko, ako yung pupunta doon, alamin ko, tunay ba yung una? Amen? Amen? Pag hindi, huwag tayo pupunta dyan. Pag oo, huwag tayo aalis dyan. Ganun yun eh. Naitindihan ba? Especially mga batang lalaki pa lang ha. Ikaw yung magde-decide. At magdadala sa pamilya mo sa importanteng bagay na yan. Pag nagkamali ka dyan, damay sila. Eh kami, wala naman kayong religion eh. Ganun pa rin. Alam nyo ba yung mga, naalala ko lang yung mga ano eh, mga artista ba? Diba?
Bakit itong pamilya nito, lahat sila artista? Dahil ba pogi, maganda ba sila talaga? Really? Itsura nyo, sino magbigay ng ano, pamilya? Yung mga Dolphy, pogi ba yon? Kasi doon sila dinala. Tinuro sa kanila nung tatay nila, oh, sunod-sunod tayo sa mga baklang producer na yan. Kahit ano sabihin niya, sunod, oo ka lang. Pag sinabi iyak, iyak. Pag sinabi tawa, tawa. Pag sinabi magubad ka lang. Huwag ka lang magtanong. Sinanay sila doon. Ang tatay nila. Or iniwanan sila doon, oh, bahala ka sa buhay mo ha, gawin mo yan. Eh tayo pa naman yan, lagi natin pag solving tayo, nakikita mo yung mukha minsan ng mga bata, di ba? Walang alam-alam eh. Saan mo dadaling yan? Sige nga. Tapos minsan, kalaban pa natin yung mga magulang, dinadala na nga sa tama eh. Ikaw pa yung makikiusap dito. Pinoblema ko ni sarili kong problema sa pamilya ko, pati pamilya ng iba, mapoblemahin ko pa rin. Pero ganun, maglingkod sa Diyos. Amen? Kaya sabi dito, actually, isa-isahin pala natin yung mga ano ha. So, doon na tayo. Balik tayo sa ating topic. Mga tatay, ang laking responsibilidad para sa mga anak. Tingnan natin all throughout scripture. Paulit-ulit po yan sa Exodus. Ito, sa mismong Ten Commandments. Kamisado nyo yun? Kinamisado naman natin yan, Ten Commandments. Diba? Ano yung number one? Hindi, huwag na tayo doon. Yan tayo sa, tingnan mo natin ha. Nasaan ba yung Ten Commandments? Yeah. Exodus 20 tsaka Deuteronomy 5. Tingnan ko lang muna dito sa 25. Okay? Sabi dyan, pakibasa ko, ready, go. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am the Lord's God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Okay, yan ang sabihin nun. So, nagpapakilala ang Diyos dito. Siya ay jealous God. Ibig sabihin, hindi po siya. Sinong seloso dito? Sino ba? Ito, seloso ka ba, Len? Ha? Seloso ba siya? Ano kaya umamin? Si Ma'am Joanne, seloso ka ba? Ang tagal sumagot eh. Ikaw ba, seloso ka ba? Amen. Wala ka pa. Mahimik ka dyan. Ayaw ko nang tanongin sa mamayan. Kasi oo eh. Kahit wala, nagiselos eh. De, pero maganda po yan. Alam nyo ba yon? Kaya kayo nag-aalangan kasi naloko na rin kayo eh. Ang society natin, sabihin sa'yo, oy, silosa ka naman, siloso ka naman. Ang Diyos nga, siloso eh. Anong sabihin selos? Pag sinabi pong selos, yung dapat sa'yo, ayaw mong ishare sa iba. Yung exclusive sa'yo, asawa mo eh. Lang na ma-share mo sa iba. Nabanggit ko na lang yung mga asawa, mga showbiz, di ba? Eh, pareho silang sunod-sunod sa mga baklang producer. Adi eh, mag-asawa tayo. Ay, Han, mayroon akong project eh. Magkikising sin lang naman ako sa ibang lalaki. Papayag ka ba? Ano sabi mo pag, alam mo, mga brainwash yung mga yan eh. Papayag yan. At pag tinanong kung saan interview, hindi ko rin gusto malaman kung saan. Ano yung mga sinasabi nila? Ba't mahilig ka saan? Pero, pero totoo yun. Kasi minsan curious ka, ano sasabihin nito? Asawa yan, nakipag sa iba. Ha? Mga sinungaling po yan, ang nasasabi lagi sa inyo. Huwag na huwag kayong gagay sa mga yan, na huwag kayong makikinig sa explanation nila. Pwede naman makinig kayo, pero siguraduhin nyo yung explanation nila, asinungalingan yun. Ayun yung eksaktong kasinungalingan na hindi dapat pakinggan. Okay, huwag yun nang pasok yung bakuna, pero parang yun nasa utak ko. May sinira ko, kailan lang. Pakinggan nyo na rin. Hindi pa kayo, baka magpa-pip vaccine pa kayo eh. Mga sinungaling! Anong professional ako? Sira? Sa'yo yun, asawa mo yun, sa'yo lang yun. Eh, iba nga, nag-ano pa, di ba, nangangaliwa. Masama na nga yun eh. Itong mga artistang sila ulo talaga eh. Talagang pinag-ano pa. Alam na ng mga tao. Eh bakit? Kasi kailangan kumita ng pera. At mas gusto nila yun, pag pinag-uusapan sila, gustong-gusto nila yun. Sa interview eh, titignan kung gano'n sila kasinungaling. Kung magaling magsinungaling, tuwan-tuwa yung mga produso na bakla dyan. Maniwala kayo sa hindi.
Kaya, ba't ko sinabi yun? Hindi ko na maalala. Jealous, okay? Pag sa'yo yan, Ma'am Joanne, ha? May gumaganyan-ganyan kay Bad, sabihan mo na agad, itong idikit sa'yo yan. Diba? Kakapatan niyo yun. O, dito sa bago, ha? So, wala si na ano eh. Abad. May karapatan ka, tanungin. Uy, EG, alas 6 na, asan ka na? Oo! Oh! Ano yun ba yun? Huwag ka magagalit, karapatan niya yun. Ganun ka rin, ha? Natural yun. Yun ang maganda nga actually, na gustong alisin sa atin, okay? Pag sa'yo yan, hindi mo sineshare. Ha? Mag-share na tayo ng mga files, MP3, ng ano. Huwag tayong i-share ng asawa, amen? Amen. Eh, basta yung kapitbahay ko po, ganun eh. Huwag mo nang gayahin. Basta may tanong ako. Oh. Yung jealous daw kasi yung magsiselos ng mag-asawa, napupunta rin po kasi sa away yan. Oo nga, pero kung maayos kayo mareho, hindi kayo mag-iselos lang kasi hindi kayo gumagawa ng bagay na kayo kaselos ng isang tao. So, kaya sabi nila, ganyan kasi sabi nga naman eh, kaya huwag mo nang pagselosan, mali. Huwag kang gumawa ng bagay na pagseselosan. Eh, professional ako eh. Kunwari lang naman sa camera na lang kami magkikisira ulo. Kaya kasi sabi ko sa inyo, kasiraan lahat yan. Kaya mga movies na yan. Eh, paano makikita ng tao? Yung ano, yung gusto nila. Ba't mo nga papakita? Ba't mo pa ipipelikula? Yun ang tanong. Kahit kung nga tayo dito, sabi ko sa inyo, gagawa tayo ng film, di ba? Sa palagay nyo, nasabi ko, gawa tayo ng ano, film ha? Sinong gusto nyo? Solomon? O, didetalyo pa lahat yun? Hindi na. O kaya kay Samson and Delilah, di ba? May mga ganyan eh. Eh, paano makikita? Di mo kailangan makita. May mga bagay din tayo kailangan makita. Di tayo mga bobo. Para malaman natin. Ano kayo ginawa nun? Nag-aintindihan na? Eh, mag-aaway eh. Eh, dapat kayo mag-aaway kung may ginagawang kalokohan yung isa eh. Isa ka pa. Hindi ka kasi natuluan ng Bible kung bakit nangihinayang ka magselos. Okay, napunta tayo dun. Anyway, so, para lang alam nyo. Amen. Ganun din kayo, ha? Kasi may kahit mga bata pa, ganun, eh. Hindi pa naman tayo kasal, eh. Pag ginanong kasi Raulo yun. Huwag kang mag-selos, ha? Mag-ano pa naman tayo. By the way, kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang hindi kayo handa, ganun din yun, eh. Kaya mapahama ka dyan. Amen. Nakikinig ba? Amen. Nakikinig ba yung mga ladies natin dyan na nagdadalagan na ang kapitbahay ko? Yung ate ko nga, nakailan na, eh. Huwag mo nang gayahin. Eh, yung kapitbahay ko nga, nag-shop. Arang di nga kasi, parang nakapante na lang sa labas eh. Ah, maingit ka pa. Kasi pag kulang ka sa church, di mo alam yung expect mo. Gayain nyo, sira ulo na sa loob. Di mo na nakikita. Eh, kasi yung dinapanood ko sa Facebook, huwag ka natin makinig sa Facebook. Natindihan nyo ba siya sabi ko? Hiwalay kasi tayo dapat dyan sa mga yan. Para yung ating sanity, mapanatili natin. Okay. Kaya mga kaibigan nyo, watch nyo yan, ha. So, balik tayo sa Diyos. Ang Diyos ay siloso, magandang bagay yung kasi yung Diyos ay perfecto. Amen? Amen. At dito sa bagay na to, sabi na siya lang naman talaga ang Diyos. Ayaw natin, ayaw niya may sasambahin tayong iba. Amen? Kaya sabanggit ko yan, eh. Doon nga na-open daw sa akin yung saan man yun. Eh, ganun din naman ako preaching ng iba. Ba't sa akin ma-open? Regular na yun. Na tinitira yung mga papansin, pagalingan sa church. Ginanong ko lang, na-open na. Ano ba pinapakinggan nyo ngayon? Iyon tanong yung sarili nyo, ba't kayo ma-open doon? Regular na yun eh. Hindi ka kaiba yun sa mga Baptist preacher. Pag na-open ka, baka ikaw yung ano nung pinapakinggan mo. Isiyan mo na nga. Paumahan kayo dyan. Papaugian lang kayo dyan. Okay, ganun po ang Diyos. Nag-iselo siya pag may iba tayong na itataas sa buhay natin. Amen? Amen? Kaya ako din, hinahanap ko yun pag wala sa church. Nasa si ano? Ano yung pinagkakaabalahan nun? Importante siguro. Ano daw naglalaba po? Ay, importante talaga. Kasi may oras dyan. Amen? Amen. Nag-aaral po, may project. Project! Pastor! Parang wala ka nang... Ay, project pala yun eh. Ganun ba gusto yung mangyari? Pag hinahanap ko kayo, kasi may project kayo, may group, ano man yan. Ngayon, naiintindihan ko, hindi ako nakipag-away sa inyo. Alam nyo naman tayo dito,
nag-aaral lang, and then kayo bahalang mag-apply sa inyong napag-aralan. Amen? Amen. So ano pa? Tuloy. So nag-iselos ang Diyos pag mayroong ibang na itataas. Amen? Amen. Bakit kaya wala sa Diyos? Eh, bisita po. Sino ka yung bisita noon? Yun ang gusto kong malaman. Ano yan, di ba? Kahit pa si Marcos yan, wala pa rin kwenta, di ba? Tsaka hindi ka bibisitahin noon, sigurado. Eh, sino ka bisita mo? Ha? O sino ka mag-anak? Importante, really? Kasi pastor ka, wala kang bisita eh. Kasi nga, alam hindi nila ako, ano, bibisitahin ng Linggo. Amen? Yun. Sana tayo ngayon. So, galing sa jail siya. Pero ito yung pupuntahan natin eh. Kasi importante yun, kaya binanggit natin yun. Ito daw ang Diyos. Pag ikaw ay hindi ka nagtapat, yung tatay, visiting the iniquity, by the way, sinong mahilig magbisita dito? Ako po hindi, pero nung magpasa tayo, di ba, nagbibisita tayo minsan kahit di tayo welcome, kasi kailangan. Pero alam niyo sa Bible, yung visiting yan, hindi laging positive yan. Pag tinignan yung context yan, pag sinabing, bibisitahin ka ng Diyos, tako, iba dyan, takot na. Ibig sabihin nun, madalas may gagawin sa yung hindi maganda, okay? So again, kunin niyo sa context. Pero dito po, sabi dyan, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Ibig sabihin, ganito po yan. Pag yung tatay na ginawang masama, di ba palusahan siya ng Diyos? Ano man yan? Napilayan, napunta sa kulto, anong matinding ano sa'yo? Nawala ng trabaho, hindi maayos sa trabaho, nasira yung pangalan, ano man yan? Di pinalusahan siya ng Diyos ngayon. Pati mga anak mo, alam niyo ba, dama yan? Kung ikaw nakulong, lalo sa panahon natin ngayon, daw hindi tayo agree dyan, ha? Pero yung pag nakulong daw yung tatay mo, kung sino ba tatay mo? Di alagay mo. Ayaw, kabisado ko yung ano ni daddy, pero nagtatanong dati ako ni daddy kung, ano ba yung ano? Lahat ng in-applyan ko, basta may mga form yan, tatanong sa'yo yan, anong tatay mo? Anong trabaho? Di ba? Eh, mga loko rin kasi itong mga ano, pati sweldo, magkano. Pag gano'n, di ko na nilalagay eh. Malay ko ba? Anyway, damay-damay po yan. Imagine nyo kung ikaw yung tatay mo si... Sino ba loko-loko sa Bible? Si... Yung mga kings, no? Yan natin si... Ano, sino ba yung tatay ni Joash? Ni Josiah? Si Manasseh, di ba? Si Manasseh, loko-loko yun. Pero yung anak niya... naging maayos. Okay? Pero karamihan doon, lalo yung mga Israel, loko-loko yung tatay, mas loko-loko yung anak. Okay? Nag-iisip ako sa showbiz ulit eh. Sino mga ano dyan? Kaya mga kulto, ganun din yan eh. No? Ngayon, yung mga santo papa, walang anak kunwari. Hindi natin alam. Pero mga anak din nila yan. Diba? Mga anak nila spiritually. So, puro kalokohan. Marcos, yan. Sama na natin si Marcos. Sabi dyan, pag pinarusahan na yung tatay mo, pati anak mo, damay. Yung sabihin niya, nabibisitahin. Kaya gusto ko lang sabihin dito, actually marami pa ito, paulit-ulit po ito sa Bible. Balikan natin naman yung Ezekiel. Pero sabi din sa Exodus 34, ganun din, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity. Positive naman, di ba? Pero sabi doon, masaya na nga natin, Exodus 34 lang naman eh. Verse 7, ito naman, positive naman. Eh, pastor, ang napaka-unfair naman ng Diyos, eh, ano nang tatay ko yun, mamaya pupunta tayo doon. Kaya sinabi sa Bible, sabi diyan, keeping mercy for thousands, okay? Mercy is yun, pinapatawad. Okay, balance yan ha. Forgiving iniquity, ay may kasalanan, pinapatawad din naman pala, transgression and sin. And that will by no means clear the guilty. So pag guilty ka, hindi yan basta-basta daw papatawarin. Pero may napatawad din. Kaya hindi basta-basta. Kaya sabi dyan, visiting the iniquity of the fathers upon the children. So medyo iba yung pagkaka-wording kanina, di ba? Pero ibig sabihin lang, paparusahan pa rin yung tatay and then yung mga anak-anak nun. At yung anak na yun, magiging tatay din ng sino, pati yung anak nun, paparusahan. Pero maganda dyan, hanggang third and fourth lang.
eh paano yung pastor, eh yung aking tatay pala, eh ganyan. Pwedeng mabreak yun, amen? Kunwari yung tatay mo ngayon, naging mormon, wala na akong, wala nang pag-asa meron. Kaya pag tayo na gusto winning, tandaan nyo itong mga prinsipyo na to. Huwag nyo, eh, mamormon mo ko eh. Kahapon, ang dami sumagot sa akin, iglesia po ako eh. As if naman, parang ano yun, parang sa Catholic, parang kurasa. Ano po ako eh? Iglesia po ako eh. Marami na nasave na iglesia, di ba? Ewan ko lang, umalis doon, sana. Pero sa taniman nyo, yung mga anak nun, magkakaroon ng idea na nasa mali sila. So, kala tayo ngayon, ha? Kasi, basta ang ano natin is yung iniquity ng tatay, damay-damay yan, pero ito'y napapatawad. Isa pa, Levit. Hindi yan. Ito tayo sa medyo positive. Eh, paano yan? Kung ano, pastor, katulad tayo mga Pilipino. Mga Pilipina, mga ano pala tayo eh. Mga Catholic na tayo dati. Meron pong pag-asa. Okay, ito namang example naman sa 2 Samuel 7. Tapusin na natin ito ngayong umaga. Nakailang minutes na po ako dyan? 44. Okay, sakto. Yan. So, ito po ay kilala niyo po si King David? Mabuti ba siyang hari or hindi? Mabuti ba siyang hari o hindi? Okay, halo kasi, di ba? So, siya ay mabuti. Example nga siya ng mga hari din. Pero may ginawa siyang mali. Yan, sabi dito, I will be his father. Ang tinutukoy actually dito yung anak niya na, which is Solomon. Okay, hindi si David kasi ang pangako sa kanya, establish yung kanyang kaharian forever. So later, nasakop din sila. Kaya ang application natin doon bilang mga Kristiyano, si Jesus yon. Amen? Yung kingdom of the Lord Jesus Christ. So, but anyway, sa panahon nila kasing yun, ang utak talaga, hindi pa utak nila doon, hindi pa ganun kalawak. So ang iniisip lang dito noon, of course, yung kingdom as in yung literal na kingdom. So kaya sinasabi dito ni Prophet Nathan, sinasabi ng Diyos sa kanya, pinapasabi kay David, siya ay establish niya yung kingdom niya, pero ganun din yung kay Solomon. Okay? So pinasabi dito, I will be his father and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the stripe of the children of men. But my mercy shall not depart away from him as I took it from Saul, whom I put away before thee. So may magkakaiba po, no? Pwede nating i-relate dito yung mga anak ng Diyos sa mga hindi anak ng Diyos. Though ito, physical kingdom kasi ito eh. So pero yung kasalanan ba ng tatay, kasalanan ba ng anak? Okay, malinaw po yan ha, sa, especially sa ating kaligtasan. Yung tatay mo, Mormon, ikaw, Baptist. Siya unsaved, ikaw, saved na. Pwede yun. At yun talaga dapat na case. Ngayon, yung mga tatay natin, sana gusto ma-save din. Ngayon, kahit mga save na nga, minsan maloko pa rin. Yan ang problema. Pero, gusto ko lang linawin muna is, hindi mo kasalanan yun. Pwede kang maging encouragement sa kanya, pwede ka rin maging discouragement. Okay, may kilala akong ganun, sabi niya, eh, kaya naman na magloko kasi loko-loko yung anak ko eh. Tama ba yun? Hindi dapat, pero nangyayari. Mas na-encourage yung mga anak, yung mga tatay, at pare-pareho na, lahat na tayo, magkakapatid, mas na-encourage tayo pag, ano, pag lahat tayo naglilingkod sa Diyos ng maayos. Pansinin niyo yan, kahit dito, may nabalitaan lang kayo, kunwari, si Rain, biglang nagtanang, ah, mga ganyan. Kunwari lang, huwag naman. Ano mangyayari sa atin dito? Malulungkot tayo, yung iba dito mag-iisip, ay, pwede pala yun.
Sabihin ni Kenneth, ay, ganun pala. Ano yung sinantanan? Ay, yun, nag-asawa, di pa kasal. Ay, yung pala yun. O sabihin ni ano, ay, di pala yun. Diba? So, madi-discourage yung iba. At lalo na si Pastor, alam niyo ba yun? Kasi nga, alala ko pa yung mga dati kong pinis, narinig niya nito, tapos ganun-ganun lang. Hindi nga, si Pastor, nako. Sa halip na ma-encourage, may hirapan din. So, gusto ko lang sabihin, yung kasalanan kasi po ni David ay matindi rin, pero napatawad siya. Kaya sabi dito, sabi ng Panginoon ngayon kay David, yung anak mo, pag siya'y nagkasala, papatawarin ko. So, positive. Amen? So, tapusin na natin. Kaya balik po tayo doon sa Ezekiel. Gusto lang mo sabihin ganito. Mga bata, tingnan niyo yung tatay niyo. Wala pong perfectong tao. Amen? Walang perfecto therefore na tatay. So, tingnan naman yung tatay mo ngayon, gagayahin mo ba? Depende. Kung ano yung maganda sa kanya, gawin mo rin. Amen? Hindi mo may aalis. Na kaya binasa natin kanina doon. May mga ginawa yung tatay mo na pinili para sa'yo na maapektuhan ka. For example, dinala ka sa... Kaya kasi akong ano doon, nasi-share ko na rin sa office. Sabi ko, nako, saan ka pupunta? Kasi gusto yung maman eh. Ay, punta ako sa abroad. Saan sa abroad? Hindi ko na sabihin. Kasi ano eh. Basta, sa isang lugar na napaka-liberal na. Ayayaman kami. Kaya winarningan ko lang din. Ganito yan, ganito dyan. Kung gusto mong palakin yung anak mo ng maayos, may mga bagay kang kailangan gawin. Okay? So ngayon, kasi nilagay ka na doon, andun ka na. Sa isang liberal na lugar. Anong gagawin mo bilang anak ngayon? Tanong. Andun ka na eh. Kasalanan ng tatay mo. Nilagay ka doon. Anong gagawin mo? Kung nakakilala ka rin sa Diyos, kaya nga pinag-aralan ngayon, the son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. Ganun din. Kung sino nagkamali sa inyo, anak, tatay, pagdating sa Diyos, hindi yan i-charge sa'yo. May ano lang, may damay ka sa ibang ano niya. Damay ka sa ibang desisyon niya na mali. Okay? Ha, hindi ako pinag-aral. Lala ko talaga yung mga pastor na hindi na nag-aral eh. Hindi na nagtatrabaho. So, damay-damay sila doon. Kaya sa amin, hindi pinag-uusapan yun eh. Kaya ako, binabrought up ko yun kasi tayo, katulad dito, mag-send din tayo mga churches. Anong gagawin natin dyan? Anong sasabihin natin sa kanila? Diba? Ayan, kaya may youth. Ano tayo, di ba? Mag-ingat kayo doon, hindi lahat ng marinig nyo doon, totoo. At eksaktong totoo. Yung ba itong siyempre, kahit na paano, totoo eh. Doon tayo galing eh. So, pero mag-ingat lang, yun ang sasabihin. So, so yan, yung ginawa kasi ng mga iba, dito ko natatapusin, no? Yung pastor nila, sabi, kumbaga, nakuha kong saang doktrina, dapat ang pastor, walang trabaho, walang college. Sa Panginoon lang tayo. Asa? Sa Panginoon. Ano na yun? Papanindigan na yun. O kaya ngayon, mag-aral ka na, huwag ka na mag-college, mag-aral ka sa Bible school. Mag-aral ka ngayon sa Bible school. Ay, salamat kung nga pag-aral ka, ano man yan. E dito na ngayon. Hindi ka na sigurado kung papastol ka o hindi. Paano yan? Amen? So, parang ngayon, wala ka ng choice kundi sundan kung ano yung tinuro sa'yo na hindi ka na sigurado kung exact ng kalooban ng Diyos kasi wala ka ng choice. Nawala na sa'yo yung kapangyarihan na mamili at subukan yung ibang mga opsyon sa buhay. At kaya sinasabi sa Bible, dapat ang pastol. Ito, sabihin nga sa'yo, para baka si DM, nag-design pastol, si Rain. Maganda naman yon. Ganito ang ating ano. Kung gusto nyo pastor, basahin nyo lagi yung Bible nyo. Sa Diyos, ang mali nyo yung salita ng Diyos. Amen? Ang Diyos. Ngayon, salamat kung umano kayo pastor. Bahagi yan eh. Pero ang gagawin ko sa inyo, mag-asawa muna kayo. Amen? Siyempre, magtrabaho muna kayo. Ngayon ang una dyan, mag-aral na maayos, magtrabaho, pag may asawa ka na, pag may anak ka na, saka tayo mag-usap kung papastol ka o hindi. Ganun tayo, ha? Kasi ayokong mawala sa inyo yung option na
ano yung gagawin niyo sa buhay niyo? Kasi pag nagpastol ka na, papanindigan mo na yan. Ang pangit na magkukwit ka bandang gitna. Eh, hindi pala ako, ano, mag-ano lang ako dito. May nakilala akong ganyan, na sabi sa akin ng boss ko dyan, ay ganito gagawin na sa buhay. Tapos yung church, gano'n, isisingit mo lang sa schedule mo, gano'n. Hindi na uubra. So, kaya dapat, yung mga tatay, bilang mga tatay, sa itong mga to, sino mang papastol next, kahit yung mga babae, di ba? Kayo yung may mili, alam niyo ba kung gaano ka importante yung boses niyo sa ano niyo, asawa niyo? Tinitimbang niya yan. Sabi nga sa inyo, alam na ano ko yan, napag-pray ko yan, pinapakiramdaman ko siyempre, ano sabi ni Mrs., ano sabi ni Pastor, yun lang yun eh. Para sa akin, decided na ako, pero magdedepende doon kung may suporta ba ako ng Mrs. ko. Tsaka ng pastor ko. So, pero nung binigay nila yung kanilang boses, excited pa sila. So, malinaw sa akin. Naintindihan niyo ba yun? Eh ngayon, binata ka pa nga lang eh. Paano yun? Binata ka pa. Gusto mong ipilit yan. Ganun kasi ang tinuro sa kanila. Mahihirapan ka. At pag nahirapan ka, hindi natin alam. Ano mangyayari pag nahirapan ng isang tao? Discourage at makaka-ano ba siya, makaka-abante siya, makaka-paglingkod siya ng maayos. Madalas ay hindi. Ganun. Apektado ka. Hindi ko sinabing zero ka na. Ibig sabihin ko lang, mahihirapan ka pag nahihirapan ka. Ang daming pwedeng mangyaring hindi kalooban ng Diyos. Yan ang gusto ko sabihin. Kaya balik tayo dito. Sino gusto na maging tatay? Hindi madali, man. Kaya tingnan nyo mga ano, kaya nga gusto ko lagi kayo nasa church eh. Kasi dito yung matututunan, nakukumpara yung mga anak ng iba, ganyan, di ba? At ako, napansin nyo, ayoko din magbida bilang, bibida ko lagi siya dahil anak ko lang. Hindi ko ginagawa yun, napansin nyo? Kasi nakita ko sa iba yun eh. Ang ginawa lang, binida, anak ko to ha, ganyan, ito yung susunod na pastol. Ginanon agad, yun, sira ulo sila pareho. Bakit? Anong sa tingin mo sa mga tao? Anong tingin mo sa church? Lalo yung anak mo, kawawa yung anak mo pag ganun. Amen? Hindi niya pa nga naintindihan yung mga bagay na dapat niya maintindihan, nilalagay mo sa isang lugar na hindi niya pa nakakayanin, hindi niya naintindihan kasi isa ka pa. Okay, tapusin ko na ha. Tanong ko na lang, tingnan niyo yung tatay niyo, alalahanin niyo, lagay niyo sa ano niyo. Tingnan niyo yung, imagine yung tatay niyo. Amen? Anong masaya ba kayo? Maalala niyo yung tatay niyo? Regardless, ang pinakatatay natin ang Panginoon. Amen? So, pero yung tatay niyo physically, ganito lang gusto kong sabihin. Isipin niyo yung mga mabuti niyang ginawa. Okay? Nakita niyo na? Mga mabuti niyang ginawa para sa inyo, sa pamilya niyo. Sundin mo yon. Amen? Nagtsaga siya sa'yo, pinag-aral ka, pinakain ka, kahit mahirap, okay, sinuportahan kayo, andito yon, gayahin mo yon, amen? Positive yan. Okay. Hindi niya iniwan yung asawa ng nanay mo, pasalamat ka. O, dito lang tayo sa negative. Ano na yan? Imagine mo ulit, yung tatay mo pa rin. Yung tatay ko, manginginom. Yung tatay ko, babaero. Yung tatay ko, tamad. Kung ano man yan, addict. Tatay ko ay mahina. Kasi konting ano. Ano man yan? Ano pa? Ang tatay ko magagalitin sa maling bagay. Okay lang yung magagalitin sa tama, ha? Ano pa? Ang tatay ko ay ha? Nakakatakot. Bata pa talaga kayo kami. Hindi to ako eh. Binababa niyo dito eh. Sundan niyo ako. Ano yung mga ano, spiritual kasi, spiritual. Tsaka even yung practical, no? Yung tatay ko, ginagawa niyo ba? Imagine niyo, yung mga maling ginawa ng tatay mo at ginagawa ng tatay mo, iwanan mo na yon. Huwag mo sabihin, babae yung tatay ko, ako din. Wala, si Solomon. Nasira nga sila dahil dun eh. Imagine mo ikaw si Solomon, natutuwa ka ba doon? Parang pag nasa langit siguro tayo doon, so, nasa na Solomon dyan? Nakapotosan niya.
Lalo mga Udyo. Di ba? Okay na eh. Ando yung kingdom nyo. Ginagawa niyo kalooban ng Diyos. Doon sa Solomon, loko-loko. Ayun. Kaya yun siguro. Huwag na tayong makisaw-saw doon. Di naman tayo mga Udyo eh. Siguro kinukutosan na ng mga Udyo, yung mga ligtas na Udyo, ito Solomon. Ah, magaling ka pala. Kamnal ka eh. So, yun lang po. Isipin niyo yung mga mali ginagawa. Kung mahina yung tatay mo, patawarin mo na. Huwag mo nang gayahin. Tumingin ka ngayon sa ating Panginoon. Ah, balikan natin dito kanina. Ano sabi dito? Ilang minuto na pa ako? Sorry. Ha? 58? May 2 minutes pa ako. Hindi, binalikan natin pala kanina, no? Sa Exodus 20. Ano sabi doon? Siya ay just. Siya ay maayos. Yung sinasabi lang si Ezekiel, tinatanong lang siya. Sabi niya, ayun, unfair naman ng Diyos. Hindi equal ang batas ng Diyos. Sabi ng Diyos, kayo hindi ba? Hindi kayo equal. Kayo hindi equal. Ang Diyos, huwag mo sasabihan ng ganun kahit sa isip mo lang. Eh, kami mahirap. Sila ganyan. May problema din nyo. Maniwala kasi nung kinakaingitan nyo. Ha? Si Bill Gates. Sino? Si Fauci. Si Duterte. Si ang daming problema nun. Hindi nga sila makamove. At malamang sa hindi, doon na yun. Dire-diretso na yun sa problema nila. Paninindigan na lang nila yun. Kamaingit doon. Amen? Nakikinig ba kayo? Amen. Ayun, ganda nung ano. Ingit kayo lang sa mga artista. Huwag kayo maingit. Puro kasi nung kalingan ng buhay niyan. Kaya huwag nyo lang tingnan-tingnan. Ako, pag nakikita ko lang dyan, inaano ko agad, ininterpret ko agad ng tama. Diba? Minsan, okay din. Ay, may ginawa siya maganda. Okay din. Kaya hindi ako bibilive doon na tayo pong... Diba? Kung sino man yan, basketball player man yan, may sumisikat ngayon tennis eh. Si Novak eh, siya ganyan. Maganda yung ginawa niya kasi hindi siya nagpabakuna. Eh, bakuna na naman. Ang tibay niya, sabi niya, ano? Di-disqualify ka dito. Sabi, sige, di-disqualify niyo ako. Yan ang model natin, amen? Pero kahit ginawa niya pa yun, hindi naman, oh, tennis na ako. Si idol kasi, hindi ganun. Ang Diyos lang itaas mo sa buhay natin, amen? Kasi may pagkakamali, yung mga tatay natin, may pagkakamali, ibang tao. Wala kang idol kundi ang Panginoon. Actually, hindi nga siya idol. Siya ay Diyos. Natunay na Diyos. Amen? Siya yung ating pinakatatay. At ito yung sabi niya, tapusin ko na lang dito. Ang galing ng Panginoon eh. So, pagkatapos yung pag-usapan, yung mga gagawin niya, at yung iba, nagtatampo na sa kanya. Example, siguro iba sa ito, nagtatampo na rin sa akin. Okay, may pinag-pray tayo ha. So, mag-pray lang natin. Yung ginagawa ko lang dito, alam ko naman yan eh. Lahat na sinasabi ko dito, titimbangin nyo, titimbangin ang ibang churches. Alam ko na yon. Bakit ko ginagawa pa rin yung ginagawa ko, sinasabi ko? Yun nga, salamat sa Panginoon. Ay, patawarin ng Panginoon kung may mali. Amen? Titimbang natin yan every time. Habang nag-pray tayo, ano yung preach natin ngayon, paano, gabayan tayo ng Panginoon. Amen? Pero ito yung maganda sa Panginoon eh. Sabi niya dito, bandang huli, kung nagtampo ka man sa Diyos, ito yung gusto niya pala, for I have no pleasure in the death of him that dieth. Kasi sinasabi niya kanina, papalsa ako kayo. Kung may ginawa kayong kalokohan, sigurado yun. Hindi kayo kikilir, basta-basta. Natutuwa bang Diyos may napunta sa impyerno sa palagay niyo? Eh, ginagawa niya yun eh. In a way, oo, kasi nga, justice eh. Ala ka dyan, ayaw mo sa Panginoon ha, boom, sige, dyan ka. May panahon na tatawanan niya pa nga yung mga yan eh. Pero ultimately, especially tayo, may pag-asa pa. Ang sabi niya dito, wala siyang pleasure, hindi niya gusto mamatay yung mga mamamatay. Pwede mo sabihin dyan, makapunta sa impyerno. Kaya sabi niya ngayon, meron siyang call to action dito. Amen? Hindi niya tayo iniwanan na parang yung mga modern preacher ngayon, ganun, parang siya yung mag-a-assure sa'yo eh. Surety. Surety sila, hindi tayo ganun ha. Ako, sinasabi ako, maglingkod kayo sa Diyos, sigurado, magpapala yan. Ginaganon ko ba kayo? O laging merong consequence or yeah, mabuti or masama, lagong may disclaimer tinatawag doon. Sabi niya dito,
hindi gusto ng Diyos na mamatay yung dapat mamatay. Pero sabi ito, wherefore turn yourselves and leave ye. Eh kung may kailangan kayong baguhin, baguhin nyo na. Kahit man na, huwag mong dadahilan. Yung sinabi ng tatay ko, kilala na nga kami, yung mga baero, yung mga Dolphy niya, yung mga, ano ba mga ano nun? Apelido, Kison, di ba? Yung ano man niya, ay, mga baero kami, mga lasinggero kami, mga politiko kami, mga sinungaling kami. Kaya ganun na lang, ganun-ganun din naman yan eh. Alagang ganun talaga sa politiko eh. Tsaka sa business. Yung shinel ko sa inyo, pakihanap ha. Ano po yung officer ng Pfizer? Tatawa-tawa pa siya kasi, ano siya, kala niya, yung kausap niya, kaibigan niya. E nire-record pala siya. Tinatawanan niya. Eh, ganyan talaga, parang kumit, malaki yung pera natin. Tayo gumawa ng virus. Yun ang sabi. Panoorin niyo na yun, bago kayo, bago mawala yun, ha. Baka alisin na naman nila. Pero malinaw po yun. At nakalimutan ko yung pangalan. Pero nung siya'y kinonfront, nalaman niya, nire-record mo pala ako, nagwala eh. Kaya alam mo, totoo. May tinatago itong mga si Raul Lunto. Amen? Ba tayo napunta doon? Ha? Baguhin nyo na. Huwag kayong magtiwala kung kanino lang dyan. Isa-isa na mga bata, anong kailangan nyo baguhin? Kasi ang katamaran. Lagi na lang gano'n. Pag Sunday na, Lord's Day na, church tayo, buong araw. I-devote na sana natin sa Panginoon. Okay. Dapat excited na eh. Eh, paano yun? Kailangan matadyang para gumising. Naintindihan ko yung mga bata, talagang tulog nyo, talagang ano yan eh. Sarap yan eh, di ba? Alam ko yan. Pero labanan nyo. Amen? Amen? Yes yan. Lahat kayo. Sinong late kanina? Ilala nyo yung sarili nyo. Alam mo yung dapat nyo baguhin. Mga excuses nyo, yung mga kaibigan nyo. Ha? Yung bright niya kasi kahit bakla siya eh. Kasi lagi yung sinasabi, magaling ako eh. Kaya siya yung gusto kong kaibigan. Pabola ka naman. Ano pa? Ano yung dapat niyong baguhin? Ayun yung manahin sa tatay niyo, huwag niyo nang manahin yung ano, amen? Eh ako, hindi ko nakilala yung tatay ko eh. In a way, good. In a way, bad. Pero maghanap ka na ang model mo. Amen? Ang Panginoon especially. Amen? Okay, so sana pinagpala kayo mamaya, Job tayo. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe ngayon. Bagamat biglaan, Panginoon, I pray. Ito yung naging appropriate sa bawat isa, Panginoon, especially mga kabataan, Panginoon, na again, magpasensya mo kami, mga tatay, Panginoon, may mga pagkukulang kami sa aming mga anak. But I pray, Panginoon, tulungan niyo kayo bilang mga tatay, maging mabuting tatay. Napakaraming responsibilidad from everything, Panginoon, sa practical needs hanggang spiritual. But I pray na tulungan niyo pong bawat isa, bigyan niyo kami lakas, magtiwala rin kami sa inyo, Panginoon, yung mga ginagawa namin, pagpalain niyo rin upang makaprovide din kami sa aming mga anak at mga didepend sa amin, even sa church, Panginoon. Bayaan niyo pong maging mabuti akong pastor. For example, para example na bibigay ko po sa iba, ay ma-encourage sila, Panginoon. Hindi po yung tipong nagdududa sila, Panginoon, maglilingkod sila sa Diyos. Ganun din po, Lord, bawat isa sa mga anak mga namin, tulad na nabanggit pa ulit-ulit, kung may nakita kami maganda, Panginoon, sa mga tatay, sa church, yun po yung sundin. Yung mga hindi maganda, Panginoon, maging matalino kami na ito po iwasan namin dahil walang perfectong tatay. Iba-iba rin ang pinanggalingan at pinagdaanan ng mga tatay namin, nanay namin. Therefore, matalino kami, Panginoon, ang aming paningin, Panginoon, ituturo namin sa inyo, Panginoon. Kailangan po, Lord, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.